Kung natatandaan nyo, sa part 1 ng ating Visayas Adventures ay mula Santa Rosa, Laguna, nag-ride tayo papuntang Albay at nag-overnight camping. Tapos kinabukasan, diretso tayo ng Madnog at sumakay ng barko patawid ng Visayas patungong Allen Samar. At ito na po ang part 2 ng ating Visayas Adventures. Simulan ko ang kwento ng dumaong ang barko namin dito sa pier ng Allen sa Samar, bandang alas 7 ng gabi. Kaya bumiyahe pa kami ng halos 2 oras kasama ng dinner bago namin narating ang aming tutulugan sa bayan ng Kalbayog. Good morning. Nagising na kami ni pare. Agad namin natulog eh. Siguro mga 9 ng gabi. Tulog na kami. Pagdating dito sa Malahog Leisure Park Resort Beach Hotel Events Venue. Ayan, dito kami nag-stay pagkagaling namin sa port ng Allen. Punta kami dito sa Malahog. Kalbayog na to, sir, no? Opo. Sa Malahog, Kalbayog. Walang kami ng may tatubig. Parang bigit. Alright? Musta naman ang tulog mo dyan, sir? So, yun. Galing tayo doon sa lobby ng hotel. Tapos, pakita ko sa inyo yung aming room. Tara, check natin. Ayan, lamig. Pwede tayo sa loob ng aming kwarto. Ayan. Ito wala pa ng bili. Ito sa amin. Ito sa yung kalaparan, JL. Stable, CR, aircon, TV, tapos, yan lang lahat ng gamit namin sa iba. Ayan. Yan lang, mamaya explore natin yung ano, yung resort. Andan doon ang beach eh. Alright, dito po tayo nag-stay sa Malahog Leisure Park and Resort Beach Hotel Events Venue. Alright, tara, pakita ko sa inyo yung loob. Ito nga po pala yung mga motor namin. Yan. Parang Billy, parang JL, tsaka ito yung sa atin. Pasok tayo sa lobby. Ito yung lobby nila. Yan. Dito tayo naging kwento gabi. Tapos labas tayo ng lobby. Yan. Ayan yung mga pwede nyo i-accommodate. Tapos ito. Hanggang doon. So, ayun.
Alis na tayo dito sa Kalbayog. Ito yung Kalbayog Zipline and Malahog Ridge Nature Park. Alis na tayo dito, tapos diretso na tayo. Tatry natin na makaya yung biyahe patawid ng San Juanico Bridge. Day 3. Dito tayo ngayon sa Kalbayog. Paalis na tayo ngayon ng Kalbayog. At dadaanan natin yung mga pasyalan pa dito at mga landmark na pwede natin daanan bago tayo tumawid papuntang Cebu. Alright? Pero ngayon, napunta natin muna yung Yolanda Shrine. Yung isang historical places dito at historical na pangyayari. Nandiyan pa yung landmark na yun nga, yung barko na sumadsad hanggang dito sa kalsada, dadaanan natin. Pilitin natin makadaan doon, tsaka dadaan tayo sa San Juanico Bridge. Sa ngayon, yun pa lang muna. Pagdating ng San Juanico, tsaka tayo mag-iisip ng ng iba pang pwede nating puntahan. Alright? Let's go! Anong lugar na to, sir? Sir, Kalbayog. Kalbayog. Buwang mo muna. Ayan, sakto. Tapay na din, pera na. Oo, wala na akong pera. 95k na to. Wow. Ito. Ito. Oh, game. 606 kilometers ngayon. Titignan natin kung ilang kilometers ang gandun sa hihintuan natin. Oh, baka nagugutom na kayo. Andiyan na pa. Eh, hapit muna tayo. Hapit ang bulan. Tayo motor Dito na yung gagat din Ganda! Alright! Nandito tayo sa Katbalogan Central Elementary School. Katbalogan na po tayo mga Katbenders! Ha? Kalbayog! Ngayon, Katbalogan na ha! Pansinin niyo po, nandito na po tayo sa Katbalogan. Pansinin niyo po yung mga tricycle nila dito mga Katbenders, ibang iba. Ayan, para po siya mga jeep, pero tricycle siya. Ang sakay niya is, mga animan siguro to. Pasya animo, ayan o, ito mo. Dalawa, tsaka dalawa doon sa unahan. Pampito yung driver. Oo, nilalagyan ha. Now you know. Siyempre, pangyo! Kabila, pre. Sa kabila tayo liligo. Ayan, dito na. Tacloban City. Ayan, dyan, pre. Kaliwa. Nawala na naman si Panjer. Ayan pala. Okay. Kaliwa. Samar Provincial Capital. Airdrop? Ang tangin na, lubak pala dito. Ang ina mo, sira ang ano mo dyan, shock mo dyan. Sinisira kasi yung karsada, buong buo. Tayo na lang tapalan eh. Maliit lang yun. Maliit ang kita. Ayun, sama naman. Umalis tayo sa Kalbayog ng around 1 ng hapon. Mahigit kong mulang 4 na oras kaming nag-ride bago nakarating dito ng 6 ng hapon sa San Juanico Bridge na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Konting trivia muna. Ang San Juanico Bridge ay nag-uugnay sa mga isla ng Leyte at Samar sa pamamagitan ng pag-uugnay sa lungsod ng Tacloban sa bayan ng Santa Rita, Samar. Ito ay may kabuuang haba na 2.16 kilometers. Ang San Juanico Bridge ay ang pangalawang pinakamahabang tulay na sumasaklaw sa isang katawan ng tubig-dagat sa Pilipinas.
at ang pinakamahaba sa kasalukuyan ay ang Cebu-Cordoba Bridge na may sukat na 8.9 kilometers sa kabuuang haba. Abangan nyo pag-uwi at dadaanan at ipapakita din namin sa inyo ang CCLEX o Cebu-Cordoba Link Expressway. Mula 6 p.m. sa San Juanico Bridge ay nag-ride pa tayo ng almost 2 hours bago narating ang Ormoc City sa Leyte ng around 7 to 8 p.m. At dito na kami nakahanap ng hotel para magstay overnight. Good morning. Dito po tayo ngayon sa Ormoc City. Tayo sasakay ng barko. Ayan po yung mga kasama natin. Parang Billy, parang JL. Sige lang po tayo ng tikit papuntang Cebu. Kaya mga ito po kami gumising. Pakita ko sa inyo yung tanawin ng amin. Tiniran dito. Hotel? Anong hotel nga ba ito? Novo. Nova. Novo. Novo Hotel. Dito kami nang stay. Dito sa Ormoc City. Tignan natin yung view sa labas. Tignan natin. Nabaliches ako. Ito ba na? Ito yung pier. Dito po kami sa 5th floor ng hotel. At yan po yung matatanaw dito sa labas. Ayun, doon ang pier. Yan, yan. Islam na eh. Tapos magmasari. Tapos askasa ng tigat. Cebu. Off to Cebu. Asa kaya? Ha? Or pa sa Robles, Pipi Incorporated. Dito tayo sa Ormoc City. Dito na kami guys. Nice! After bumili ng tiket sa barko at mag-lunch ay nagpatatak lang kami ng mga tickets tapos sumakay na kaming lahat sa barko. Andito tayo! Cebu! Doon tayo sa Terrician Star Roble Shipping. Dito tayo ngayon sa Ormoc City! Transfer tayo ng Cebu, Oslob. Andiyan na kami, Butanding. Ano masasabi mo sa Butanding? Wala ko yung Butanding. Ikaw, ano masasabi mo sa Butanding? Wala lang. Wala lang, baka lang. Rail Moto Adventure, mga bago nating friend! Hi! Parisian Stars. Ito. Wala pa sila? Sa economy kami, guys. Okay, pili na tayo na higaan. Ha? Higaan. Ang higaan? Hello po. Ito po. Second floor, ma'am. Saan po kami? Okay, sa second floor daw tayo. Third floor daw. Third floor daw. Ha? May tinda. Sabi, second. May tindahan din sila dito. Ang tourist class. Ganyan ang itsura niya, guys. Ganun. So, doon talang tayo sa economy. Huwag tayong juicy, guys. Naghihirap na mundo. Sikat. Ormoc to Cebu. Ito ang Ormoc Port. Ayun ang sikat. Ayun ang sikat. Andito mga labas. Ito ang kanilang restaurant dito sa... Basta nga lang.
Galing na, sir. Ayos. Dito ko ilagay ang kumain. Ito yung pinaka-restaurant ng barko. Ayos. Dito na tayo sa Piel. Parating na tayo ang Cebu City. Ayan o. Parang ganyan sa Manila, building. Ayan, parating na tayo. Padaong na yung barko natin. Bababa na tayo. Tapos diretso na tayo sa slope. Alright. Kita-kits tayo doon sa slope. Let's go! Pagkababa natin ng barko sa Cebu Pier 3, magra-ride na tayo papuntang Oslob, Cebu para makipag-meet sa Dambuhalang Butanding. So, ngayon, nakalabas na tayo ng pier. Nakababa na po tayo. Nandito tayo sa Cebu City. Sobrang traffic. Ayan, Naga, Talisay, Bunok. Papunta na po tayo ng Oslob. Oslob. At ang ating activities doon is whale shark watching. Video na natin kasi baka abutin tayo ng gabi na naman. Wala na naman tayong maipakita sa inyo na video kasi madilim na. Alright, that's JL Motovlog. Ah, that's JL Vlog. Alright. Papare, tropa motorista, nasa Cebu na yung mga motor natin. Naandar na sa yung mga gulong sa Cebu, saba. Mamaya, lubak-lubak na naman sa Oslob. Let's go! Another one bucket list to. Ang makapag-ride and adventure sa Cebu. Ngayon, nandito na tayo. Oh, bucket list din to, yung makaranas ng traffic sa Cebu. Sira ng lugar na to? Karkar yan. Ah, Karkar. O nga pala, nadaanan namin. Nandito tayo sa Karkar, papakarga ulit tayo ang full tank. Presyo ng gasolina dito is 62.21 per liter sa 95. Pre. Tumanhug, Argao, 7-Eleven. Slob.
So paano? Kita-kit sa part 3. Wiwit! Ano tara? Angkas ka ba sa ride ko? Mm.